iniimbitahan ko po kayo lahat para bumisita po dito sa aming bodega. Sa Wins Hub Bike Bodega po, open tayo everyday, hindi po tayo nagsasara. Pero kung gusto nyo po na magpa-repairs, tumingin po ng mga ating pyesa, accessories ng bike, kumpleto po tayo dito po sa aming store sa Wins Hub Bike Shop, Sumulong Branch. Ayan. Napakasipag talaga ng mga delivery rider ni Wins Hub. Saan lugar yan, sir? Oh, Cavite, layo ah. Cavite, oh. Speed 300 nga ito. Light speed. Yeah, for delivery, nakakaga na rin. Ito pa. Eh, light speed. Cintiq Titan, 27.5. Oh. Tingnan mo naman yung ano nito, kasi ito sprocket nito, pang akyatan na ito. 2,900 po. 2,900 lang yan, sir? Yes, sir. Light speed. Budget friendly. Sir, magkano itong budget friendly yung na light speed? Si light speed po, 3,600. Ang baba ng benta niya. Kung nag-aanap ka ng ganito, ay naka-pulsus ng Eternal. Ito, kung road bike ang anap. Ito, meron dito. Sir, magkano benta niya nito? 8,800 po. Ito na. Anong brand to, sir? Si PM18 Hydraulic, sir. Ito, sir? PM18 to? Mga idol, andito ulit tayo sa Wayne's Hub Bike Bodega. Si Wayne's Hub Bike Bodega, matatagpuan nyo dito sa Pacho Rosario. Ito yung Pacho Rosario, yun lang doon, Sumulong Highway na yun. Ayan, Pacho Rosario. Pasok kayo na Rosal Street, ayan, corner Rosal Street. At ito na nga, makikita nyo si Wayne's Hub Bike Bodega. Dito pa lang sa bungad, makikita nyo na itong mga bike na nandito. Ayan, plus yung mga bike na nakasakay na rin sa motor, na ready for delivery, plus yung mga naka-stock nila dun. At taka mga idol, mag-update tayo dito sa Wayne's Hub Bike Bodega dito sa Pacho Rosario, corner Rosal Street. Taka mga idol. Dito na tayo sa Wayne's Hub Bike Bodega o Wayne's Hub Bike Shop. Makikita natin si Sir Aris at si Ma'am Morica, nakaka-date sa ating mag-asawa ngayon. Talagang supportado tayo ngayon. Chef, maraming salamat, Ma'am, sa supporta niyo sa YouTube channel ko. Yes, sir. At mag-update po ako dahil malapit na naman ang sweldo at saka summer na, uso na naman yung mga long ride. Ito, Ma'am, sir, unahin na muna natin dito sa folding bike niyo. Itong folding bike, pinapayagan ng isa kay sa LRT, PNR. Mainam na gawin na rin itong pang bike to work, kung tatanungin nyo ako. Maganda na rin pang bike to work to kung nagme-menos kayo sa gasolina. Actually, supported na din yan, sir, ni SM. Pwede na tayo pasok doon ng si SM? Bikes. SM Supermarket po? Tsaka po sa mga ano, sa mall nila, opo, lahat ng SM na po, malls. No? Yes po.
lifter pala to, sir, no? Yes, sir. Kombo siya. Ah, hindi. Ready po hydraulic na, sir. Ang ganda nito, no? Pwede na kagad na may upgrade, no? Ah, opo, opo, opo. Oo. Lockout na rin. Tapos ang ganda ng gulong niya, compass. Ayan, kitang-kita niyo. Plus, yung naghahanap ng road bike. Ayan, yung mga gusto mag-long ride ngayong darating na mahal na araw, kung road bike ang hanap, eto, meron dito. Sir, magkano benta nyo nito? 8,800 po. So, narito mo naman, 8,800. STI na to. 2x10, sir. Oo, 2x10. Oh, naka-briptors na to. L2 ginamit na briptors sa kanya, no? At makikita nyo dito, naka-quick release, alloy na rin yung hub. Ang ganda. Tube type to, sir, no, ni Abia? Yes, sir. Bali, meron din tayong flat type niyan, sir. Flat type niya, sir. Magkano flat type niya? Same din po. 8,800 din po, sir. 88 STI na rin, sir, no? Tama po, sir. Ang ganda rin ng bentahan nila, sir. Budget. Kumbaga, talagang... Budget friendly. Talagang sobrang mura na po sa 2x10 ng specs niya. Talagang mababa na. Oo, panalo na talaga sa presyo. Opo, totoo. Sir, ang ganda nito, ah. Kitang-kita ka nito, tsaka bagay na bagay ito, summer ngayon, yung mga ganitong kulay, sir. Yeah, so. Anong brand to, sir? Si PM18 Hydraulic, sir. Ito, sir? Yes, PM18 sir. To? Ito talaga, sir, para makita po ng mga... Huwag na, sir, baka nakakaya naman. Yes, sir. Ayan, ang ganda, oh. Ayan, mga idol, tingnan nyo naman. Kung kusunada nyo yung ganitong kulay, ayan, PM18. Ang ganda, ang kinis. 29 pa pala to. Yes, sir. 29. Ang ganda, bagong labas to ni PM18. 18 plus, ayun, may 18 plus na nakalagay. Sabihin, ito yung PM18, iba pa yon. Ito, 18 plus naman to. Hydraulic, sir. Oh, tsaka, hydraulic na pala to. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Seamers, no? Yung seamers na yan, quality yan, kung tatanungin nyo, no? Para sa akin, quality to seamers na to. Kadalasan natin nakikita mga hydraulic na yan, seamers. Plus, ito pa yung, ano niya, indicator. 1x8 speed, sir, no? At tsaka, sir, ang ganda ng gulong, ha? Compass, ha? At quick release. Disc brake na rin. Sir, magkano ang presyo nito sa inyo? Ang ganda nito. At 89er po, 7,900, sir. 7,900 lang to? Yes, sir. Ang baba nito. May hydraulic na po kayo. Tingnan mo naman ang forma kahit sa malayo. 7,900 lang. Oh. Kung panimula lang na pagbibisikleta hanap mo, tapos ganito na yung magiging forma ng bike mo. Ba, pugi-pugi ka na rito. No? Makikita mo naman sa look nito. Ang ganda ng forma. Tsaka kitang-kita ka, lalo na ngayon sa amin. Sir, available color nyo nito, marami kayo? Puro green lang po ang dumating, sir. Puro green, neon green, po. Sir. Nga po. Pero ang ganda, po. Panalo kulay nito, sir. Mabenta rin yan. Ulitin ko, 7.9 lang to, ha. Naka 29er ka na. Natignan mo naman ang forma. Tingnan mo naman ang forma. Meron din po 27.5 niyan, 7,700. Presyong pang masa, pang mayaman na bike ang itsura. Ayan, tingnan mo naman. Tapos ito pa pala, oh. Ano to, sir? Ito po, Bruno, sir. Ah, Tosic Bruno to, sir. Bruno po. Magkano na benta niyo yung Tosic Bruno Pro, sir? Tosic Bruno natin, sir, na 1x10. Oh, sir. 10,100. Oh, 10,1 lang. 1x10 to. Ito yung naka-hydraulic niya, no? Seamers pa rin ang hydraulic nito. Okay, sir. May correction tayo, mga ito. 27.5, 10,000 po. Oh, 10,000. 10,2 po. 10,2 sa 29er, 200 lang ang diferensya. Kung mas matangkad ka, 29er ang hanap mo. Dagdag ka lang ng 200, 10,200 nga. Si Tosic Bruno. Tapos ito, makikita nyo pares ba ito, sir? Itong dalawang ito. Yes, sir. Kulay lang. Kulay lang ito. Ang ganda ng kulay. Oh. Parang Bianchi. Oh. Ito yung pink. Oh, pang cross country ito. Yan, nakasulat naman. Cross country. Aling yan, sir? Yeah, ito pa yung 27.5. Ito yung 27.5 daw na Tosic Bruno. Yan yung sinasabi ni Sir Aris. Yan, black-white. Yan, black and white. Ang ganda. Ang ganda ng kombinasyon ng kulay. Oh. Black and white. Oh. Bagong dating nila dito. Tsaka yung cassette sprocket niya. Oh. Pang malakasan na rin. Oh. RX-10. 1x10 speed ang ginamit sa kanyang drivetrain. Plus naka-tan wall din pala ito. Oh, ulitin ko. Ayan. Hydraulic. Seamers ang ginamit na hydraulic. Okay, sir. Ang gaganda ng mga bagong dating niya. Tapos ito yung Avancer ba ito, sir? Avancer po. Tosic Avancer. Magkano presyo nito sa inyo, sir? Si Avancer. Sa 29er po, sir, 10,200, sir. O yan, 10,200 sa 29er, si Avancer. Ganun din to, naka-seamers. Pero tingnan mo nga, ulit-ulit kung ganda nung forma ng stem, ayan o. At naka-coil type, meron na rin siya ang lockout, ayan. Kagandahan yung pati dyan, sir, dagdag ko lang po. Oh, naka-Shimano component na po siya. Oh, naka-Shimano na pala yes, to. Yes, sir, ang shifter niya. Oh, shifter. Naka-Altus po. Naka-Altus? Yes, sir. Sulit na sulit ka na rito, naka-Altus na, no? At saka Uding yung tinidok nito, yan, branded yung tinidok niya, sikat na sikat ngayon yung tinidok na yan, yung Uding. Plus ito, sir, pares to, pares tong dalawa, no? Yes, sir. Avancer, pula. Yes, tama po. Pula naman to. Tapos ito yung mga Skyline niya, no?
Skyline pa, sir. Skyline yun, sir. Ito yung 1x12 yata to, sir, no? 1x12, no? 13, sir. 13? Apo, 13. Magkano na lang to, sir, si Skyline yun? Si Skyline 1x13 natin. Oh, sir. 13,500 lang, sir. 13,500 na lang daw to. Napakababa na nito, 13,500 na lang, no? 29, sir. 29, naka-jumping hari pala to. Ayan, no? Tapos ito yung iba nila na T-Rich Adventure, sir. T-Rich Adventure, ito marami naghahanap nito. Magkano to, sir, si Adventure? T-Rich Adventure po, 14,300. Oh, 14,300, naka 1x12. Pang malakasan na rin yung mga umaakyat ng Antipolo, Timberland, Tagaytay. Ayan, pwedeng-pwede to si T-Rich Adventure. Ayan, no? Panalo na yan. Panalo na po ako niyan. 52 yan, sir. Oh, 52 tit daw yung pinakamalaki nito. Yan, pang ahon na yan. Kung gusto mo umahon ngayong summer, pwede mong gamitin si T-Rich Adventure. Plus, ito pa yung ibang mga bike nila, si Coleman 2.0. Yes po. Usong-uso to si Coleman 2.0. Pero dito sa kanila, alam ko, mababa bentahan ito. Sir, magkano sa inyo ito, sir? Si Spunker Coleman po, 2.0, 29er, 9,200. Sir. Oh, nakita mo nga, 9,200 lang sa kanila. Single digit lang, no? Yung bentahan nila ng Spunker Coleman. So, dito, 9,200, sir. 200, sir. Ayan, 9,200, ayan. Kitang-kita nyo naman, naka-suspension lockout na to, coil type pa, no? At, ito sir, ano to? T-Rich din to? T-Rich Cross po. T-Rich Cross. Ibang model naman to, sir, no? 3x10 yan, sir. Ito, 3x10, yun nga, 3x10 speed. Magkano to, sir, si T-Rich Cross? T-Rich Cross. O, sir, T-Rich 9,000, Cross. 10,000 po. 10,000 lang yan, sir? Yes, sir, 10,000 po. 10,000 lang daw to si T-Rich Cross. Ayan, 10,000, saradong 10,000 si T-Rich Cross nila, binabana nila presyo. Yan, ito, Paxter to, no? 303, sir. O, 303, magkano to, sir, si 303? Si Paxter, 303. Hindi sila nawawala ng Paxter kasi official distributor sila ni Paxter. Bali, si Paxter 303 po, 8,800 po. Ang baba ng Paxter nila, no? 88. Ito nga yung Paxter. Kung 88 ang bentahan, napakababa na nito, no? Napakababa na nito dito to sa Wayne's Hub, sa Antipolo. Hindi ka nalalayo. Ito, itong mga naka-uding. Ano itong mga naka-uding nito? Eternal, sir? Pax-Eye po. Ah, Pax-Eye. Ito yung mga last stock niya na, no? Opo. Yeah, sir. Ano lang, price range niyang mga last stock niya na yan. Itong ano po, 9.5 na lang po si Pax-Eye. 9.5 na lang. Tapos itong si Eternal po, 14.5 po. Binagsak niya na, sir, no? Opo. Dahil mga last unit na, no? Opo. Ayan, yung naghahanap pa rin itong mga ganitong brand, no? Andito sa Wayne's Hub, si Eternal, Pax-Eye. Binagsak na nila, sir, yung presyo. Oh, plus ito yung mga budget ta MTB Cruiser na ano to, sir, Skyline din to. Apo, magkano price range niyan, sir? Chameleon po. Oh, si Chameleon. Ayan, mayroon silang Chameleon, ang ganda ng Chameleon nila, nagre-reflect, no? Nag-iiba-iba kulay, parang all slick. 7-1 po. 7-1 na lang to, sir. Apo. Ayan, 7-1 na lang daw yan. Tapos to, sir, pare-pares na to, ano? Ito po, mga tricolor, sir. Oh, tricolor niya, sir. Ang tricolor ko is pareso na lang din po, 7-1, sir. O, yan, binagsak na ni Sir Aris yung tricolor nila, no? Na MTB Cruiser Avia, 7-1 na lang. Yan, ready po kay hydraulic na yan, naka-micro nyo. Tapos ito, sir, pareso na ito pinakita mo, no? Yung, ito yung Tosic. Ito po si Tosic Mars naman yan, sir. Ah, Tosic Mars? Baba, 1x10. 1x10, magkano to, sir? Si Tosic Mars, Yan, Tosic Mars, habang hinihintay natin si Sir, bine-verify niya mabuti para sure tayo. 10,000 po. Oh, 10,000. 10,000 sakto yung Tosic Mars. Sir, kung ano yung sinabi mong price, di ba? Pag pumunta sila, yun na rin, no? Opo, opo. O yan, yun na rin yun, ha? Bodega price na po. Oo, bodega price na rin. Ayan, Tosic Mars. Ito, sir, Tosic Mars din to. Yes po, sir. Ayan, Tosic Mars. Tapos to, sir. Itong mga to, ano to, sir? Si Alpine po. Ah, napasabi mo na yan, sir, no? Yung Alpine. Opo, Alpine. Tapos si Bruno po. Ito yung Bruno nga, yung maganda, nasabi na ni sir. Uh-huh. O, plus, ito yung Storm, yung Mountain Peak Storm na binag-review ko dito. Ayan, magkano pala to, sir? Si Mountain Peak Storm. Panood din yung video ko kay Mountain Peak Storm. Mountain Peak Storm na naka-air suspension yan, ha? 21,300, sir. Ang baba, nakita nyo, di ba? 21,300. Authorized dealer di sila ng Mountain Peak, sir, di ba? Yes, sir. Opo. Itong mga to, sir, ito, nabanggit na to, no? Itong Tosic, yes, no? Alpine. Tapos ito si Brandon Plus, sir. Oh, Brandon Plus, sir. Magkano pala to, sir? Brandon Plus. Si Tosic Brandon Plus. Brandon Plus. 10,000... Ayan, 10,100. Ayan na nga, yung mga iba pa nila. Ito, sir, ano to? Stylance po.
Ah, bagong dating to. Bagong dating po, sir. Ang laki, oh. 27.5. Mountain Peak Titan, 27.5. Tingnan mo naman yung ano nito, kasi ito sprocket nito, pang akyata na to. Naka-oil yung mga oh, naka-oil slick pa, oh. Yung mga umaakyat ng Tagaytay, Timberland, Antipolo, kung saan-saan ito. Mainam na magamit itong mga ganito dahil pang-akyatan talaga to. Plus, ang ganda ng ano nito, Innovatec na ginamit dito. Ang ginamit pala dito, 12-speed. Sir, anong brand to? Adi, okay pala to. Astig pala to, brand, branded na branded. No? Sa crank niya, charm na rin ang ginamit. Nasa 34 ba to, sir? 36, 34 teeth, no? At naka-halotech na to, mga idol. Yan, naka-halotech. Yan, review na rin natin ng konti para may alam kayo kahit basic lang. Aloy na rin itong pedal nito. Ang ganda, may reflectorize, oh. Sa rim naman nito, double wall na to, sir, no? Opo, double wall. Gawa ni Mountain Peak yung rim. O, tapos dito naman sa pinaka-frame, makikita nyo naman yung triangular. Kaya may butas pa, talagang pinalakas yung seat tube niya, no? Pinalakas na yung seat tube niya dito. Dito rin sa baba, makikita nyo naman dito, yan, pinalakas din yung pagkaka-welding sa kanya. Ang ganda ng forma, parang si Brandon, no? Dito, medyo umano dito. Para si Tosic Brandon. Pero sparkling gray po, oh, yan. Sparkling gray to. Tignan mo sa cockpit, ang ganda rin ng cockpit niya. Ayan, kitang-kita si Diori, yung tatak ni Shimano Diori. Shimano MT-200 to, sir. Tama po. Shimano MT-200. Ang ganda ng ano nito, nung pin ng air suspension, no? Hindi kinakalawang, alloy na rin. At ito yung sinasabi ko nga sa inyo. Pagka hangin ng laman ng tinido, magaang yun, napakadaang na. Last week release na rin ito. Ayan, magkano price ulit ito, sir? Si Mountain Peak Titans po, 25,800. Oh, 25,800. May napansin ako dito, eh. Tingnan nyo naman, oh, yung seat post, napakahaba, oh. Ayan, oh. Ibig sabihin, kahit 6-footer ka. Kayang-kaya, kahit 6-footer, ayan, oh. Ang ganda naman, nakita mo naman talaga. Mountain Peak, alloy na rin yung seat post. Plus yung saddle niya, ayan, napakaganda ng saddle nito. Maganda pa sa sopa ng kapitbahay ko, tingnan mo naman. Yung leather niya, no? Ikot natin, ha? Makikita nyo naman. Plus yung pormahan pa lang sa upper tube, ayan, makikita nyo. Napaka-kintab. At saka, parang may blinkers, no? Opo. Pag naarawan po lalo yan, sir. Mas makintab, sir, no? Ano yan, ulitin ko, ha? Kita nyo naman sa handle grip, oh. WTB ginamit, branded, oh. At may lock yung handle grip niya. Shimano MT. May reflectorize. Yung porma lang ng stem, tingnan mo, quality. At yung gulong, ano sa islapad ng gulong ito, sir? 2.3. 2. Ano to? 2.30, 2.3, sir. Opo. Eh, 2.3, ang ganda, oh, nga, sir. 2. Ito, 2.35 pa pala, oh, sir, oh. Oo, oh, nga, laki nga. 35 ba? 25? 2.25? 2.25, sir. Oo, 2.25, sir, ang laki ng gulong. Tsaka, naka ano? 180 siya, no? Sir. 180 oh, ito, ito. Oh, ito, correction, no? Ito, papakita ko lang. Yung disc brake niya, 180mm. Ang kanyang disc brake, ang ganda, no? Mas malaki yung kanyang disc brake. Sa harapan, at sa likod, 160 naman, yes, sa likod, 160. Yung ginamit dito, sir, na cassette sprocket, oil slick, nagawa din ni, stock din ni Mountain Peak to, sir. Stock po ni Mountain Peak, sir. Ibig sabihin, sir, kay Mountain Peak na rin gawa yan. Hindi ko lang sure, baka, pwede rin kasi sunrace, sir. Sunrace, no? Parang ang sunrace nga kamukha, eh, no? Mm-hmm. Apo. Ayan. Ilang holes, sir, yung ano nito, hub nito? 32, 36? 32, no? Mm-hmm. Kadalasang uso ngayon, 32, eh. Ito, ayan na nga, si Mountain Peak Titan. Kung naghahanap kayo ng mura Mountain Peak Titan, dito lang yan, kaila Sir Aris at kay Mamorica sa Wayne Sub Bike Bodega. Sir, maraming salamat, ha. Iniimbitahan ko po kayo dito. Bukas po kami daily from 8 a.m. hanggang 8 p.m. po. Open... Wala po, daily po, bukas po tayo. So, nag-accept din po kami ng home credit card. Tsaka, pwede na po tayong mag-credit card on the go po. Bali, pwede na po tayong mag-swipe ng card. Dito? Kahit di na po umalis. Hindi po, diretso na po sa bahay ng customer. Door-to-door? Door-to-door po, pwede tapos na po mag-swipe. Tapos doon ng rider nyo? Doon na po, may pa-process na po ng rider namin yan, sir. Bali, kaya na nila mag-process ng credit card. Kung halimbawa taga Cavite ka, may credit card ka, doon na rin. Yes po. Yes, swipe lang ng rider. Yes, sir. May swipe na lang po ng rider namin. Okay. Abala 'yun, talagang convenience na, no? Yes, sir. Yung tama. Yung credit niyo, sir, dito. Some credit po, yes, sir. Bali magpasa lang po kayo ng application. Valid yun. ID. Valid ID requirements po. Katulad ng mga UMID, tsaka yung UMID license po, no? UMID po, valid ID, tapos proof of billing and then payslip po. Payslip. Yes, sir. Tapos sa 30 to 40% na cash.
Yes po, tama po. Down payment sa po. Sa retail price ng bibili nilang bike? Yes sir, ganun po. Ilang minuto yun sir? Siguro yun, no? 15 to 30 minutes. Dito na rin approval yun, no? Yes sir, dito na rin po approval. Malalaman na rin po nila kagad yan. O yan, sakto-sakto. Sir, ano pa yung mga pakating nyo ngayong summer? Dito sa Wayne's Hub Bike Bodega? Yun, halos daily po. May mga dumarating po tayong bike. Updated talaga po. Sir, no? Yes po, kailangan po natin mag-update sa bike sir. Talaga eh. Sir, maraming salamat. Thank you very much, sir, sa pag-vlog ko dito. Sa mga idol, makikita nyo nga si Ma'am Morica at si Sir Aris. Talagang sinamahan tayo sa pagbisita natin dito sa Wayne's Hub Bike Bodega. Yes. Marami pa tayong abangan sa kanila. No? Nakita mo naman yung meron na silang credit card, home credit. At ang kagandahan, kung magpapadeliver ka, credit card dala mo, isuswipe ng araw ni rider nila no? yung credit card. Apakaganda, talagang convenience na convenience. Abangan pa natin yung mga iba pang mga improvement ni Wayne's Hub Bike Bodega. Yes. At plus, pababa ng pababa yung mga presyo ng bike nila dito. Lalo na yung naghahanap ng Paxter. Andito Paxter sa Wayne's Hub dahil distributor sila ng Paxter. Ma'am, sir, thank you very much po sa inyo. Thank you so much. At maraming salamat, mga idol.